Hello, I'm back. Matagal akong nawala. Welcome to my channel again, YouTube channel. Maraming salamat sa mga nanonood ng mga vlogs ko, mga upload ko dito sa YouTube. Natagalan akong hindi nakapag-upload ng regular videos kasi nagkasakit ako, positive ako. Grabe yung tama ng virus sa akin, kaya yung mga ginagawa ko lang, yung mga short videos, mga reels, ganyan. Kaya hindi ako nakapag ano. Kaya ngayon lang ulit. Pero ngayon, wag mo na ang ano. Wag mo na ang cooking. Gusto ko lang makipag-usap. Ang gusto kong pag-usapan ngayon, topic is breadwinner. Kasi dahil dito ako palagi sa bahay, na kasi nakasiklib pa ako. Ano yung ginagawa ko dito, na nakikinig ako ng mga parang ano, parang drama sa radyo. Nakikinig ako. Tapos, ang dami-daming, ano, sumusulat na breadwinner. Merong isang breadwinner, sumulat siya na malalaki na mga kapatid niya, may anak na yung isang kapatid niya, pero sa kanya pa din lahat-lahat, as in super lahat-lahat sa kanya pa din. Kawawa. Wala namang problema sa tumulong kayo sa mga kapamilya, no, mga kapatid, nanay, tatay, pamangkin, ganyan. Pero tulong, wag niyo silang aasahan. Hindi ako agree sa breadwinner. Kung may breadwinner, dapat lahat tayo sa pamilya breadwinner, lalo na kung malalaki na tayo lahat. Kasi dito sa ibang bansa, mga bata lang ang hindi nagtatrabaho. Kasi wala na ka namang kasamang matanda dito. Kadalasan, merong iba na may kasamang matanda. Kadalasan, yung mga matatanda nila nasa age home. Kaya mga bata lang yung kasama sa bahay. Tapos yung parents, nagtatrabaho talaga. Bihira ka lang makakita dito ng hindi nagtatrabaho ang both, ano, mag-asawa. Tapos, kaya walang breadwinner dito. Lahat nagtulungan. Mahirap kasi ang buhay kung isa lang ang aasahan nyo. Sobrang hirap. Sa dami ng bayaran, sa mahal ng mga bilihin, parang hindi kakayanin kung isa lang ang aasahan nyo. Kawawa yung inaasahan nyo. Hindi madaling magtrabaho, kayod kalabaw ka, tapos napupunta lang lahat sa lahat ng bayaran na dapat sana magtulungan kayo. Yan. Siguro maraming hindi agree sa akin. Pero sa akin, opinion ko lang to, at ito yung pinaniniwalaan ko sa sarili ko. Dapat, sa isang pamilya, kung malalaki na kayo lahat, dapat lahat magtrabaho. Alam nyo ba yung retirement age dito is 67? 62, hindi pa yan, pwede ka na mag-retire niyan kapag mayroon silang tinatawag yung kung ano yun. Basta pwede ka na kapag may enough time. Ganyan, kung ilang taon ka na trabaho. Pero ang retirement age dito, 67. Alam nyo ba na may 80 years old? May 80 years old pa natatrabaho. Hindi naman lahat, pero meron pa dito natatrabaho. E dyan sa Pinas, tumungtong ka lang ng 50, sabihin na, matanda na, hindi na magtrabaho. May narinig ako doon sa pinanood ko sa tulpo na 50 pa lang siya, hindi na daw siya magtrabaho kasi matanda na siya. Ano yun? 50 years old ka pa lang, matanda ka na? Oo na, matanda ka na, pero pwede ka pang magtrabaho. Dapat kasi magtulungan, kasi sa hirap ng buhay, hindi lang Pinas ang naghihirap. Dito din sa ibang bansa, kung mahal ang mga bilihin dyan sa Pinas, lahat dito din mahal. Tapos ang laki ng tax na binabayaran namin dito. Sa pagkain, 15%. Sa non-food, 25%. Tapos yung bayad ko sa anong nagtrabaho ako, ang kalta sa akin is 35%. Yan yung kalta sa akin. Pero kung sobra naman ang bayad mo sa tax, may ibabalik naman sa 'yon yan. Pero kung kulang, ikaw ang mababayad talaga. Kaya ganyan. Kaya para sa akin, dapat magtulungan. Hindi yung porket 50 years old ka na, hindi ka na magtrabaho kasi matanda ka na. Tapos lalo pa na hindi ka nagbabayad ng SS, wala kang ipon. Kawawa yung mga anak nyo. Kung yung mga anak nyo is hirap din sa buhay, mas lalo sila maghirap din. Kaya yung paghihirap ng pamilya, hindi napuputol. Kasi
ang iniisip natin is, porkit may trabaho tayo ngayon, okay tayo, hindi natin inisip na pag tumanda na tayo, paano na tayo. Yan yung palagi kong iniisip na ano. Kaya gusto ko magtrabaho. Ayaw kong nasa bahay lang. Ngayon lang ako natagalan dito sa bahay kasi naka-sick leave ako. Hindi pa ako nakabalik sa trabaho. Ayan, kaya yung napansin ko sa atin, kasi syempre, matanda naman ako, umalis ng Pinas 27 at ayan. 26, ganyan. So, alam ko ang buhay sa Pinas. At saka na-compare ko yung dito. Kasi dito mga tao, hindi yan pa patay-patay na pa tambay-tambay lang. Merong mga tama dito, merong mga ano, pero mga normal na mga tao, may mga trabaho, hindi umaasa. Kaya ganyan sana, iniisip ko sana, ganyan din sa atin sa Pinas na wag lang isa o dalawa ang inaasahan. Kunyari, apat kayo sa pamilya, isa lang ang naghanap buhay, natatrabaho. Kawawa yung inaasahan nyo. Tapos, magagalit pa kayo kapag mayroon kayong hiningi na di na ibigay, magagalit pa kayo. Diyos ko, sobrang kawawa, na-depressed na yung tao, wala kayong pakialam. Ang gusto nyo lang na gusto nyo maibigay yung kung anong gusto nyo. Tapos inaaway nyo pa kung hindi kayo mapagbigyan. Huwag naman ganun. Kasi isipin nyo din yung naitulong ng tao sa'yo nung ano. Kasi hindi naman lang sa lahat ng bagay maibigay yung kung anong gusto nyo. Kasi kunyari, meron kayong kapatid o kapamilya dito sa ibang bansa na trabaho. Kung alam nyo lang kung paano ang buhay dito, tapos magagalit pa kayo na pag hindi kayo napagbigyan sa mga hinihingi nyo. Diyos ko, wala na. Na-depress na yung kapamilya nyo dito, di nyo alam. Ni kumusta nga, hindi siguro ninyo na nagawa. Tapos galit kayo pag hindi kayo napagbigyan sa mga hinihingi nyo. Hindi porket may trabaho yung tao, yun na yung aasahan nyo. Kasi hindi mapuputol ang cycle ng kahirapan kapag ganun ang ugali natin. Ay, sa atin kasi, dyan sa Pinas, yun parang tradisyon na kapag pwede na magtrabaho yung anak, yun na, ang anak na ang bahala sa pamilya. Walang masama sa tumulong. Ako, tumutulong naman ako palagi pag meron ako. Ngayon lang na hindi na buwan-buwan kasi wala pa akong trabaho. Pero tumutulong ako. Alam nila yan doon. Tapos nagpapadala din ako ng boxes. Ganyan. Ngayon lang, last year ngayon, hindi. Kasi marami akong ginagawa as in madami. Pag-uusapan natin yan later na sa mga gagawin ko pang vlog kung bakit. Kaya ang sa akin, gusto ko, matagal ko na gustong i-topic ito na about sa ganyan, breadwinner. Tapos lalo na kapag nasa abroad yung kapamilya noon nagtrabaho. Ay Diyos ko, may sarili din yung mga buhay ang mga yan. Ang magtrabaho dito sa ibang bansa, sobrang hirap. Pagod ka na, depress ka pa. Madi-depress ka talaga dito. Hindi, parang lahat ata, di ko alam, di ako sure. Parang lahat ata ng ano, depress. Lalo na kapag nasa ano sila, nasa malamig na lugar. Kasi kapag winter, ano, mabilis ang ikli ng ano, ng daytime. Mahaba ang nighttime. Tapos sobrang lamig pa ganyan. Hindi lang naman dito, sa ibang bansa, kunyari Middle East, sa hirap ng trabaho nila, tapos merong nasa Pinas na nagngangawa kasi hindi nabigyan ng gusto nila, ng hiningi nila. Tapos, ni pagkumusta, hindi magawa. Ang kapal naman ang mukha nyo, pag ganun, hindi porkit nasa ibang bansa nagtatrabaho, madami ng pera, pambihira kayo, hindi ganun. Marami na kayong nababasa o naririnig ng mga story about dyan. Huwag nyo namang gawing ATM yung kapamilya nung may trabaho, lalo na kapag nasa abroad. Tapos yung iba naman na nasa Pinas lang, hindi madali ang magtrabaho. Uy, magtrabaho kayo para makuha nyo yung mga gusto nyo. Huwag kayong umasa lang sa kapatid, sa nanay, sa tatay, ganyan. Kapag malaki na kayo, marunong na kayong maghanap buhay kayo. Yung mga ibang may kapansanan nga, naghanap buhay kayo pa kaya na kumpleto, na ano, healthy. Tapos kung sabihin nyo na mahirap maghanap ng trabaho,
Oo, mahirap maghanap ng trabaho dito din. Mahirap din dito sa ibang bansa maghanap ng trabaho. Ilang beses na ako nag-apply, na-reject. Tapos parang nade-depress na ako na parang feeling ko ayaw nila sa akin, ganyan. Kaya nung nagkatrabaho ako, as in, nagustuhan ko din naman yung trabaho ko. Gusto, kasi okay din naman yung sweldo. Kaya yan. Hindi ako sanay mag-upo-upo lang ganyan. Kapag dito dito lang ako, ay, dito lang ako sa bahay. Ano? Meron din akong ginagawa. Nag-ano ako. Na ganito ako, nagansilyo ako. Sa mga susunod kong vlog, sabihin ko sa iyo paano ko ito natutunan. As in, hindi kayo maniwala sa akin. Kasi, hindi naman araw-araw may bumibili sa akin, may mag-order. Pero at least may ginagawa ako. Tapos nagluluto, nagbibake. Pero hindi yan, araw-araw na may bibili. Lalo na ngayon kasi marami nang nagbibake, ganyan-ganyan. Kung ano lang, kung meron lang, ganyan. Kasi hobby ko to para pang kasi nakaka-depress pag nasa bahay ka lang. Pag wala kang trabaho. Meron naman akong trabaho pero hindi pa ako nakabalik sa trabaho ko. Yan. Kaya yan. Itong ganito ang ginagawa ko. Tapos di ko alam kung tama bang i-advise ko din sa mga nanay na nasa Pinas na mga nasa bahay lang, wala pa silang walang trabaho kasi maliliit pang mga anak nila. Mag-isip kayo ng mga hilig niyong gawin, gusto niyong gawin. Tapos yun, i-focus niyo yung ano niyo pag tapos na kayo sa gawing bahay, pag natulog yung mga anak niyo o nasa school, i-try niyong gawin yung mga kahiligan niyo, mga gusto niyo. Pwede niyong pagkakitaan 'yan as in. Ito kasi yung ginagawa ko pag ano, kasi ako malaki na yung mga anak ko ngayon. Pero ito yung ginagawa ko nung kahit nung maliit, maliit pa anak ko. Yan. Kaya, ano, para hindi kayo maboard. Kain tayo. Mahaba-haba na itong nagawa kong video. Sana, hindi kayo magagalit sa akin sa mga sinasabi ko. Marami pa akong gustong sabihin kayo lang. As in, ang haba na. Tapos, kapag ka may tanong kayo o gustong sabihin, comment nyo na lang. Tapos, babasahin ko yan. Hindi naman madami ang nagko-comment sa mga videos ko. Kasi, konti pa lang yung mga subscriber ko. Pero, sana madagdagan kayo. Tapos, sana makatulong yung iba kong mga vlogs, mga videos sa inyo. At saka, kapag meron kayong mga kamag-anak na nahirapan sa buhay, lalo na kapag yun yung inaasahan niyo, kumustahin niyo, wag lang yung kontakin niyo kasi meron kayong gustong hingiin. Wag naman ganun. Maawa kayo. Hindi madali ang maghanap buhay, hindi madali yung ikaw lang inaasahan. Na-try ko yan. Maniwala kayo. Kaya, sa susunod kong video, another topic. Kung mayroon kayong gustong topic na pag-usapan natin, isulat nyo na lang sa comment kung anong gusto nyong topic. Kaya, maraming salamat sana. Mag-subscribe kayo kung magustuhan nyo tong videos ko. Sana, mag-ingat kayo tayong lahat. Kaya, ayun. Maraming salamat sa inyo. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, o kaya mag-share ng videos ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa 71 subscribers ko. Kita-kits ulit. Bye-bye.